城県と静岡県でそれぞれ1人の合わせて14人です。このほか怪我をした人。Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. So, napakalungkot isipin yung disaster na dumating, yung bagyo nung nakaraang linggo. So, marami din ng namatay. So, isishare ko sa inyo kung ilan ba yung mga namatay at ano ba yung mga naapektuhan ng mga lugar dito sa Japan. Kung bago po kayo dito sa channel ko, please consider subscribing. Huwag niyo rin kakalimutang i-click yung bell button para makatanggap kayo ng notification sa mga susunod ko pang video. May mga lugar din po sa Japan na kung saan nawalan ng kuryente, nawalan ng supply ng tubig at hindi po maabot ng mga relief dahil nasira yung kanilang daanan. May mga tulay na nasira, mga daanang nasira dahil sa landslide. Para makarating doon sa lugar na kailangan ng mga relief, kailangan mong maglakad ng halos 2 oras sa maputik na daanan at masigip na daanan. Dahil gumuho yung daanan at wala nang madaanan yung mga sasakyan, naging isolated yung isang village sa Japan. Pahirapan din yung supply ng tubig. Di na nila alam kung saan sila kukuha ng tubig. Pero may isang matanda na 85 years old na siya. Sa lupa niya mayroong isang spring or dun siya kumukuha ng malinis na tubig na pwedeng inumin. Itong matandang to nagmagandang loob para makatulong sa kanyang mga kapitbahay. Samantala sa iba't ibang prefecture ay may mga naitalang namatay na tao. Tulad ng sa Nagano 3, sa Saitama ay 2. Sa Chiba at Shizuoka Ken ay tig-isa naman ang namatay. As of now, October 16 na, 73 katao ang naitalang namatay. At nasa total na 14 person naman ang mga taong nawawala pa o hindi alam kung saan. At ang total na mga taong nasugatan ay nasa 226. So yun lang po muna ang gusto kong i-share sa inyo kung ilan ba yung namatay so far ngayon. Yung bilang ng namatay at saka yung mga nawawala pang tao. So, pray na lang po natin yung mga nawawala pa at saka yung mga namatay. Asking prayers mula sa inyo. Sana po matagpuan na yung mga nawawala pa. Let's pray for Japan. Thank you for watching. Bye.